Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na agad pipirmahan ang panukalang Maharlika Investment Fund. Naniniwala rin siya na nakasalalay ang tagumpay nito sa tamang pamamahala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Judy Baiza. Maayos na pamamahala para makaiwas sa korupsyon. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan para maging matagumpay ang alinmang investment fund. Sa pagdalo sa 85th anniversary ng Securities and Exchange Commission o SEC, tiniyak ng Pangulo na pipirmahan niya ang ipinasang bersyon ng kontrobersyal na panukalang Maharlika Investment Fund. Pero sa tanong kung masaya siya rito, narito ang kanyang sagot. I'm excited as soon as I get it. Am I happy? Well, that is the version that the House and the Senate has passed. And we will certainly look into all of the changes that have been made. And I think most of the changes that were proposed and that were eventually adopted really had to do with the safety and the security of people's pension funds. Nakasalalay daw ang anumang sovereign o investment fund sa tamang management. Kailangan din anya na independent ang operasyon nito mula sa gobyerno. Yan ang susi dyan. Kung talaga kung mahina, kung kurap ang ilagay mo dyan, kurap talaga yan, mawawala yung pera. Kung mahusay ang ilalagay mo dyan, ay makasalalaki-lalaki yan at makagamit natin. Isang araw sa mga una niyang ipinropose noon sa Kongreso, alisin ng Pangulo ng Bansa, ang Chairman ng Bangko Sentral at ang kalihim ng Department of Finance bilang miyembro ng board para matiyak na magiging independent ang Maharlika Investment Fund. Hindi rin dapat mahaluan ng politika ang paglalagay sa pwesto sa mga mamamahala rito. Kailangan daw tingnan ang karanasan, reputasyon at success rate ng mga magiging financial managers. Those decisions are not made by political decisions in government. The decisions made for the fund are made by finance professionals. Kahapon, pinirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang enrolled copy ng Maharlika Investment Fund. Samantala, inilunsad ngayong araw ang bagong digital services ng SEC kasabay ng kanilang anibersaryo para mapabilis ang registration at monitoring ng mga negosyo sa bansa o ease of doing business. Mayroon ding SEC Farms o Farms and Agribusiness-related modernization schemes na layong pabilisin ang requirements at procedures sa mga agribusiness na nagre-register sa SEC. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.